Magsitayo na po ang lahat. Ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng kanyang Diyos, kaya dumulog tayo sumaway ang Panginoon nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya yung mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patpatnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin. Ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan at pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas si Jesus ng isang demonyo na isang sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas sa mga tao, ngunit may ilan sa kanilang nagsabi, si Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May iba pang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang, magpapakilala na ang Diyos ay suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik sa tanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay ng kanyang bahay, malayo pa sa panganib ang kanyang ari-arian,
Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong git na malakas, sasamsamin nila ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat, ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa at mga pagbasa ngayon ng patuloy na paanyaya ng Diyos upang ang tao, tayong lahat, ay magbalik loob pagsisihan ng ating mga kasalanan. Nakakalungkot po na pangyayari, narinig natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Jeremias. Ipinapaalala ng Diyos yung mga nangyari noon. Ipinapaalala ng propeta, ipinapahayag ng propeta, ni Propeta Jeremias, ang kagandahang loob ng Diyos na tila nakalimutan ng kanyang piniling bayan, ng mga Israelita. Ipinapaalala kung paano sila hinango, inalis doon sa lugar ng pagkakaalipin upang dalin sa lupang pangako. Patuloy ang panawagan ng Diyos, magbalik loob kayo, pagsisihan ng inyong mga kasalanan, alalahanin yung ginawa ko sa inyong mga magulang. Pero yung tao, yung mga Israelita, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Nagmamalaki sila sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat gusto nilang gawin ang kanilang kalooban. Ayaw nilang gawin ang kalooban ng Diyos. At mga minamahal kong kapatid, sa maraming pagkakataon sa ating buhay, alam naman talaga natin yung tama at mali. Diba? Obvious naman ito. Alam naman natin yung tamang dapat nating gawin at yung daang ating tinatahak. Hindi naman nating pinipili yung maling-mali, no? Dahil alam natin kung ano ang mali at tama. Pero katulad ng mga Israelita sa unang pagbasa, alam kung ano yung makakabuti sa kanila, alam kung ano yung makakatulong sa kanilang buhay, pananampalataya, pero bakit hindi nila tinatanggap? Ayaw nilang harapin ang katotohanan. Ayaw nilang manindigan sa katotohanan. Bakit? Dahil masaya na sila at kontento sila sa mali. Dahil yung mali, kung nasaan naroon sila, nakapagpapaligaya sa kanila kahit kaunti. Kaya, ano yung tendency? Dito na kami. Hindi na namin kailangan ng Diyos. Kontento na kami sapagkat nagagawa naman namin yung gusto naming gawin. Kaysa naman malapit sa Diyos, puro kami pagpipigil. Kaya ayaw nilang magbalik loob sa Diyos. Ito po yung tema ng una't ikalawang pagbasa, patuloy na paanyaya sa atin, nagmagbalik loob, pagsisihan yung ating mga kasalanan at huwag magmalaki sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot po na narinig natin sa ating mabuting balita, hindi na nga po nagpasalamat sa kabutihan ng Diyos na gawa pang manghusga. Hindi nila naalala na dumating si Jesus, maraming gumaling sa kanilang sakit, maraming mga tao yung nagkaroon ng panibagong buhay. Nabuhay muli mula sa pagkakamatay, nakakita muli, ilang bulag yung nakakita muli, ilan yung mga hindi makalakad na nakalakad, yung hindi makapagsalita na nakapagsalita at nagpuri sa Diyos. Iilan yung mga pinalayas niya ng mga demonyo at pinagaling niyang mga inaalihan ng demonyo. Pero wala lahat ng ito. Bakit? Dahil hindi marunong magpasalamat. Walang pagpapasalamat sa kanilang mga puso. Kaya anong tingin sa lahat ng mabubuting bagay? Deserve ko to. I deserve this.
Karapatan ko to sapagkat ako'y nagsisimba. Karapatan ko to kasi sumusunod ako sa Diyos. No? Karapatan ko ang mga mabubuting bagay na ito dahil ako ay nagsasakripisyo. Ako'y sumusunod sa Diyos. Katulad nung mga taong nandoon, nung mga dalubhasa sa batas, maaari rin pala tayong maligaw kahit na nasa simbahan na tayo, kahit na sinusunod na natin yung kalooban ng Diyos. Tignan niyo po yung mga Pariseo at Skribang nandoon. Imbis na magpasalamat at magpuri sa Diyos, anong sabi nila kay Jesus? Galing kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo ang kanyang kapangyarihan. Imagine ninyo, nakakita ng milagro, nasa harapan nila ang anak ng Diyos, nasa gitna nila ang tagapagligtas, pero anong nasabi? Kasamaan. Napakasama. No? Nasa harapan nila ang Diyos, pero ang nakita, yung mga bagay na hindi makadiyos. Hindi nakita yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Hindi nakita yung mga biyayang nasa harapan na nila. Ano yung tinignan? No? Yung mga bagay na hindi makadiyos. Kaya anong lumalabas sa bibig? Mga bagay na hindi makadiyos. Kaya nga sabi mga minamahal kong kapatid, sa huling bahagi ng ating mabuting balita, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Mga minamahal kong kapatid, madaling magsimba, madaling magtungo sa simbahan, madaling maglingkod, madaling sundin ang kalooban ng Diyos, pero ang tanong, kakampi ba tayo ng Diyos? Ang tanong, sinusunod ba natin ang Diyos? Ang tanong, tayo ba'y tumutugon sa kanyang kalooban? O kaya tayo nandito upang ipakita sa mga tao, nagsisimba ako, naglilingkod ako. Mga minamahal kong kapatid, ipinapaalala sa atin ng buong panahon ng Kuwaresma, pagnilayan natin yung ating mga hangarin, pagnilayan natin yung ating motibasyon. Kung yung bagay na ito na ating ginagawa, nagdadala sa atin upang maging arogante, maging mayabang, maging makasarili, maging mapagmalaki, siguradong sigurado, walang duda, hindi Diyos ang iyong sinusundan. Pero ang anumang bagay na ating ginagawa at nagdadala sa atin sa pagpapakumbaba, siguradong Diyos at kalooban ng Diyos ang ating sinusundan. Ang tanong na lang sa kahuli-hulihan, kapanig ba tayo ng Diyos? Kaanib ba tayo ng Diyos? O kanyang kalaban? Hilingin natin sa ating Panginoon sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, na linisin ng ating mga kalooban, linisin ang mga bagay na patuloy na nagdadala sa atin at naglulukmok sa kasalanan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan, naway magpanibago at magpatutuo nang tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak.
ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. At inawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-akit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Diyos sa mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nag-alay para sa misang ito at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kaming masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwating ng pasasalamat na aming iniyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namanghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago ito lang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidabanin ni lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama niyang Espiritu Santo, magsawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatito, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayang naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Subunod po tayo. Maraming salamat po. Follow you, stay with me, Lord.
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsala mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tulungang maisalobo at maasay katuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,